Hello po, good morning po again sa lahat. So welcome po sa ating Training on Meal Management and Food Handling Part 2 webinar on meal planning. So sa mga naka-attend po noong unang session natin last June 23, which is Part 1 webinar on basic nutrition. And then welcome back po sa inyo. And then this time, this is Part 2 webinar on meal planning. Okay, so as I said, sinabi po namin last week, this training or webinar is intended for restaurant owners and food handlers. It aims to give us a general overview on meal management from planning the menu to proper food safety practices. And this is a 7-part webinar. So ito po ang ating schedule ng webinar. We started po last June 23 and ito po ang ating second session, which is webinar on meal planning. So ang next po is on July 14, food buying, July 28, food storage, August 11, food prep, August 25, food costing, and September 1, food safety. So, paintay na lang po ng aming registration via Google Form link to be posted in DOST FNRI Facebook account on the first come first serve basis po sa sino pong unang mag-log in sa ating Zoom. So, nagpapasalamat po kami ngayon kasi maaga po kayong nakalog-in po sa ating Zoom meeting for today or Zoom webinar. Okay? So, bago po tayo mag-start, pwede po ba nating i-on yung ating mga cameras? Gusto po namin makita ang inyong mga beautiful faces. Pwede po bang mag-on? Yan. Hello po. Welcome po dito. Nandito po kami sa FNRI. Live na live. Yan. I-on naman po natin ang ating mga cameras if you wish to po para makita niyo po ang isa't isa. Okay. Hello po. Welcome po sa lahat. Yan. Pwede niyo po i-unmute yung mic niyo for this moment. Mag-hello po kayo sa mga inyong co-participants. Good morning from the beginning. Hi, hello. Good morning. Yan. Hello po. Yan. Wala na po bang habol na mag-on ng camera? Medyo madami-dami pa dito sa ating field number 4. Yan. Dahil po kailangan nyo i-on dahil tayo po ay magka-class picture. Siyempre po tayo po ay may class picture. So tayo po ay magpaganda. Hello po mo, si Jan po sa mga Miss Cherry. Madami na dyan. Hello. Pakitanggal ng mask. Yan. So, wala na po bang mag-on ng inyong mga cameras? Okay na po? Magka-class picture na po tayo? Yan. Hello po. Ayan. Sige po. Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay mag-class picture po. Yan. So, ready na po? Yan. So, tingin po sa inyong webcam. Okay. 1, 2, 3. Wait lang po. May umahabol pa po. Wait lang po. Okay, next page, page number 2, field number 2. Hello po, Ma'am Lizelle, Ma'am Sarah, Ma'am Lalaine. Yeah, Ma'am Sharon. Hello po, Ma'am Jen. Ayan, hello po sa inyo. Welcome po sa ating seminar. Okay po, kayo naman po. Class picture po, 1, 2, 3. Okay, thank you po. Abangan nyo po ang inyong mga pictures sa aming Facebook page. Yan.
Okay po, next po, field number 3. Wala pong nakuha ng camera. Ma'am Jem Serrano, ayaw mo i-on yung camera mo? Sino pa? Sige, ayaw na lang mag-on ng camera, but I will take po a print screen po of you. Ma'am Jem, Ma'am Joanne, 1, 2, 3. And last field po, ayan, dito si Ma'am Althea, Ma'am Lorna, Ma'am Nicole, Ma'am Joanne Espanto, Ma'am Merle, hello Ma'am Merle. Yeah. So, i-on, sige po, i-screenshot ko na po ito. So again, thank you po sa inyong lahat for joining us for this webinar. Okay po. So we will start up our ating main lecture. So this will be a meal planning lecture. So introduce ko na po ang ating speaker for today. So house rules lang po, paki-mute po ang ating mga mic if wala pong during the lecture. Pag may mga questions po kayo, you can type in po sa ating chat box. And then we will answer all your questions po sa open forum at the end of the lecture. Okay? So ang ating pong speaker for today is si Miss Josefina T. Gonzalez. She is a registered nutritionist dietitian. She finished her diploma course in community nutrition from the University of Indonesia. She is also a graduate of MS Nutrition and Health from Wageningen University and Research Center in the Netherlands. She is also a certified food serve protection manager by the American National Standard Institute, a part-time professor from the College of St. Benilde, and involved in nutrition communication, research, and training. So let's all welcome Ms. Josefina T. Gonzalez. Hello, good morning. Ayan, sana po nasa mabuting kalagayan tayo lahat kahit saan man tayo naroroon. Marami tayong mga participants na sa iba't ibang lugar, sa Laguna at kung saan-saan pa po. Ano po? So, ang topic po natin today is about meal planning. No? Sino po sa inyo ang nagpa-plan? Wait lang ha, isi-share natin yung ano, PowerPoint. Who's disabled? Colleen Aisilin. Okay na, ma'am. Okay, nakikita niyo na po ba yung presentation? Yan. So ngayon po, ang topic po natin ay meal planning. Sino po sa atin, pwede po kayong sumagot ha? Pag gusto niyo sumagot, i-unmute niyo po yung sarili niyo, no? Sino po sa atin ang mga nagpaplano na sa ating mga bahay-bahay? O kaya naman po kung meron kayong restaurant o kaya naman po karinderya, kayo po ay nagpa-plan ng menu, gumagawa ng menu cycle. Meron po ba sa atin? Yan.
So ngayon po, ano ba ang kahalagahan? Bakit kailangan pa ba magplano, no? Lalo na po ngayon sa panahon ngayon, kailangan ang meal planning talaga para ano po ba ang mangyayari? Masisave po natin kasi yung time natin. So, next. Ayan. So, ang mga kinukonsider po natin pag nagpaplano tayo ng ating meals, kailangan malaman natin na ano ba yung available na mga stock ko dyan sa bahay. O kaya naman, ito ba ay magkakain ng maraming oras pag hinanda ko itong menu na to? O kaya itong dish na to, niluto ko? Kailangan ba ng malaking budget dito? Ayan. So, ito po yung mga considerations, ano? And then, syempre ang goal po natin ay, lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain. Hindi naman kailangan na mahal na pagkain, but masustansya. So, second na importante, yung safe and clean. Kaya wag na tayong masyadong magpapadeliver, no? Kailangan, mas maganda po kung home-cooked meals ang ating gagawin, ano? Kaya maganda ang may planning. And syempre, mama, makikita natin yung ito bang menu ko, appetizing ba? Lalo na po pagka meron kayong mga bata sa bahay o kaya naman, sino ba ang target na client natin kung tayo ay may tinda or may karinderiya dyan? Affordable ba ito? Madali ba sa budget? Madali ba sa bulsa? No? So ito po yung mga dapat natin tinitingnan. And syempre, importante dito yung mag-save and time and energy natin. So lalo na po, itong pagpaplan ng menu, ito na po yung magiging basihan natin pag pupunta tayo sa grocery o kaya sa palengke. Siyempre, pag nakaplano yung menu natin, ba, Monday, ano ba yung lulutuin mo? Tuesday, Wednesday, ayan. So, doon mo na kukunin yung mga ililista mo na ano ba yung mga ingredients na dapat sama mo doon sa papamalengke mo. And, makakasave ka ng money, no? Kasi kung halimbawa planong mabuti, masisave natin yung pera, mababudget natin yung pera natin. And syempre, ang mahalaga dito, pag tinignan mo, ay, nutritious ba itong ihahanda ko? Tapos po yung food safety. Kasi kung ikaw maghahanda nito, syempre, ma-assure natin yung buong pamilya o kaya yung kliyente natin na safe yung ating inihandang pagkain. Ito yung mga factors to consider. Ito po, generic kasi itong meal planning, no? So it can be applicable sa ating mga bahay, no? Kung tayo ay isang nanay, no? O kaya naman tayo ang nag-aasikaso ng pagkain sa bahay. Pagka tayo naman po ay merong karinderiya o restaurant, siyempre kliyente, no? Customer ang tinitingnan natin. So ang consideration dyan, tinitingnan natin yung gaano ba kadami ang i-accommodate ko everyday. Sa pamilya naman, ilang miyembro ba ng pamilya ang papakainin ko? Titingnan natin yung edad. Meron ba akong bata, matanda dito sa aking papakainin? Tapos, mas marami ba ang babae kaysa sa lalaki? And syempre, kung ano yung gusto talaga ng mga tao, no? Lalo na sa pamilya, limbawa, naisipan mo na mag-inis ang ampalaya, eh wala naman palang masyadong kumakain, kundi yung kayo lang mag-asawa, limbawa. So, yung mga bata hindi kumakain. So, yun po ang considerations, no? So applicable po ito sa bahay at ganun din po sa ating mga canteen or karinderiya. Importante po yung oras kasi pag namili tayo ngayon, di ba, hindi tayo kailangan magbabad sa palengke, hindi tayo kailangan magbabad sa grocery. So pag nakalista na ng mabuti ang ating mga ihahanda for the whole week, maaayos na po natin yung schedule natin, no? Hindi na tayo pabalik-balik sa grocery o kaya sa tindahan. Yung mga utensils, halimbawa nagplano ka na, teka nga, magagawa nga ako ng baked macaroni, eh wala ka palang oven. Ayan. Kailangan i-check natin yung mga gamit. Tingnan natin kung available ba. Pag niluto ko ba to, kailangan ba nitong mga utensils na to? Meron ba ako nito sa bahay? Ayan. So, yun yung considerations. And then, availability ng food items. Minsan, maganda po na i-check natin ano, kung ano rin yung parang mag-inventory tayo, ano yung mga stock natin. Pag halimbawa, ang recipe natin ay menudo. Siyempre, kailangan mo ng patatas. Pero pagpunta mo sa palengke, ay hindi available ang patatas. Ano ba ang pwede natin ipamalit sa patatas? Diba po, pwede ang kamote? Ayan. So, kailangan natin ng substitution. Kapag halimbawa, pagpunta mo sa palengke, hindi pala available yun, pwede ka nang may naiisip ka na napamalit para ma-reduce yung time at saka yung energy mo nang kapapabalik-balik sa palengke. Ito yung ano nun. So budget,
kailangan natin piliin yung, halimbawa, pag sinabi po bang best value for money, halimbawa punta ka sa palengke, ano ba ang mas gusto mong bilhin? Yung may buto-buto o yung lean meat? Oh, siyempre, mas mahal yung medyo lean, ano, mas mura yung may mga buto-buto. Pero pag tiningnan mo yung value ng money mo, nakamura ka nga, pero anong nakuha mo? Kukunti lang yung laman. Hindi katulad pag yung medyo malaman, medyo mahal nga, pero satisfied ang buong pamilya. Walang masyadong waste, no? Walang naitapon kasi yung mga buto yung sa aso, kaya maitatapon natin. Samantalang kung lean meat na yung pipiliin mo, medyo mataas ng konti yung presyo, pero na-satisfy ang buong pamilya natin. Ano po? So, ganun po yung pag-iisip ng value for money. Power. Halimbawa, balak mo lutuin itong menu na to, kaya recipe na to, pero ang dami palang kailangang luto, kaya naman mga process, no? Halimbawa, sa ito yung mga madalas natin na madalang natin na in-order sa brand yung corn. Later, i-oven mo po. So, ang daming proseso. Kaya mas maganda po yung one dish meals lang. No, halimbawa, sinigang. Meron ka na dyan, may sabaw ka na, meron ka ng gulay dyan. So, isang lutuan lang. Ilalaga mo lang yan lahat. Tapos na, no? So, tingnan po natin yung mga pinaplano natin na hindi tayo masyado mahihirapan. Masasave natin yung time natin. And then, kailangan natin gumamit ng mga standardized recipes kasi pag standardized na yan, wala nang palya yan. Ibig sabihin na test na yan na ito pala ay okay. Ito palang tama pala ang sukat nito. Tama sa asin, tama sa asukal. Kaya tamang-tama pagka yung finish product mo, tamang-tama po kasi tested na po yun. So, yun ang titingnan natin. No? Pag halimbawa may gagayahin kayong recipe, tingnan natin na ito ba ay na-standardized, na hindi yung hula-hula lang po. No? And then, ito po yung sa mga ating mga nagpaplano na magtayo ng mga restaurant, karinderiya. So, ito po yung paggamit natin ng mga recipes. No? Meron po tayong mga parts niyan. So, titingnan po natin yung quantity. Tapos, kung halimbawa itong isang recipe na to, ilan bang portion ang pwedeng ibigay nito? Halimbawa, isang kilong manok, tapos ginawa mo siyang apritada, chicken apritada. Ilang portion kaya ang pwedeng kong mapagsilbihan nito? Ilang servings ang pwedeng kong maibigay? No? Gaano kadami yung size per portion? Tapos yung mga ingredients. Halimbawa kung example dito, no? Halimbawa turon. Pagka halimbawa dalawang piling na saba, ilang pang pirasong turon ang pwede kong gawin dito? Yan. Yung procedure, dapat nakalagay dyan. Paano ba lulutuin ito? Cooking temperature, kailangan gaano ba ka, low fire lang ba? Medium fire lang ba ang dapat kong gamitin? Cost information. So, nandyan po yung costing. Para pagka kung ibebenta man, alam natin kung magkano ang presyo ng pagbebenta natin. And then, standard quality expected natin yan. Kung halimbawa yung quality, pag sinabi natin standardized recipes, alam na natin na yung quality ganito ang ibibigay niyan. So, total time for producing the recipe. Di ba minsan pag sa mga, internet ka, no, makikita mo dyan ano yung prep time and then gaano katagal mailuluto yung recipe na to. So, importante po yun para mababudget natin yung oras natin. So, ano po yung mga steps in meal planning? So, syempre, ang step number one dito ay kailangan meron tayong papel. Ayan, meron tayong pangsulat, no? Tapos, meron tayong mga recipe book. O kung halimbawa naman wala kayong recipe book, nasa computer. Ayan, pwede tayo. Pero tingnan natin, pag sa computer ngayon, tulad na sinasabi namin, marami dyan available na recipes. Pero tingnan natin yung standard na recipe na hindi yung mga sinishare lang ng mga vloggers dyan kasi minsan hula-hula din yan. Pag ginawa mo, ay iba yung lasa o kaya iba yung yield ng product. Okay? So number two, tingnan natin ano ba yung mga item natin sa bahay. Teka, halimbawa may nakita kang recipe. Teka, meron ba ako nito? Meron ba akong baking powder sa bahay? Meron ba akong gatas na available? So titingnan natin yan, i-check natin.
Number three, reviewin natin yung ano, kaya maganda po na nakasulat, no? Sasabihin nyo, nakakapagod yan, magsusulat pa ako. Pero alam nyo po, malaking tulong ito, lalo na pag working mom ka. Nakapastar dyan. So, sa halimbawa, itong week na to, from Monday to Sunday, ano ba yung mga lulutuin mo? Tapos, makikita mo, the following week, ay, nung last Tuesday, plus sinigang na yung niluto ko. Ngayon na naman Tuesday, sinigang na naman yung nakaplano. So, malalaman mo dyan na hindi ka magduduplicate. Tapos, i-reshuffle mo lang ulit yan para merong maiiba na naman. At tandaan po nito, alam niyo yung mga miyembro ng pamilya niyo, no? Ma-ano siya, meron silang parang ano siya, yung ma-surprise o kaya may element of, ano ba, surprise, no? Kasi malalaman niya na, naku, ano kaya ngayong araw na to ang lulutuin ni nanay, no? Ano kaya? Parang katulad din sa kantin, ibahin natin yung sistema na every Friday may munggo, di ba? May ginisang munggo sa bahay o kaya man sa mga restaurant na pinupunta natin sa karinderya. Dapat, iibahin mo yung cycle para pagdating niya, ay walang munggo. So, Tuesday na pala yung munggo. So, yun, para maiba-iba natin yung ano, para reshuffle natin yung mga menu natin o kaya yung mga recipe natin. Before, i-consider natin yung availability ng mga pagkain na yan. Halimbawa, nagplano ka pero hindi naman pala season yun, hindi in season, ano? Kaya wala ka mahahanap sa palengke nun. Minsan, ganito po yung mga alugbati, merong ganon sa mga kapitbahay lang pero wala niya sa palengke, madanang, no? So, kailangan tingnan natin yung availability. And then, gamitin natin yung ituturo namin mamaya yung meal pattern, no? Para maging guide natin yun sa pagpaplano natin. Kita natin yung meal pattern. Menu evaluation checklist. So, titingnan natin to. Teka muna. Itong hinanda ko, halimbawa, sinigang na isda o kaya sinigang na baboy. I-check mo. Meron ba akong go dito? Yung go, yung kanin na yan. Ano, yung kung ano yung katerno ng ulam, kanin. So, yung grow dito, yung sinigang, meron ka na doon na meat, no? Meron kang baboy dyan o kaya naman isda. Tapos meron kang glow, meron ka bang mga hinalong gulay dyan? Tapos dun sa mesa, meron ka bang prutas, no? Meron ka bang saging? O kaya naman ay... So, pwede sinigang ito, one dish meal, pwede nilaga, ayan, pwede kang magpansit, tapansit man, andyan na yung karne, meron kang go doon dahil yung noodles mo, tapos may gulay ka na, no? So, yan, kompleto na yun. So, yung pwede tingnan natin. And then, tingnan natin yung season na food, no? Kung halimbawa, wala dyan, tapos nagplano ka na hindi pala siya season, pero merong available sa palengke, pero masyadong mahal kasi nga hindi pa siya season. So, i-check natin yung sa palengke kung ano ba yung mga maraming yan. Bawa, mga dalandan, di ba? Minsan may mga season na dalandan. So, gumawa ka po ng fresh dalandan juice. Ayan. So, pwedeng gawin natin yung mga ganon. So, yun po yung check natin. Tapos, ano pa ba yung mga dapat natin tingnan? Tingnan natin, pag hinanay ngayon, tapos meron brown yun, ano? Tapos dry pa yun. Tapos, bawa, apritada, di ba? Pero kung lang siya na mapula. Okay. So, nawala po ako, no? So, ngayon, yung considerations natin, titingnan natin yung flavor, texture, color, no? Halimbawa, yung lasa. Maasim ba? Pag sinigang, maasim. Tapos, maglalagay ka naman ng dessert na pinya. Oh. Dapat, may contrast. Kung halimbawa maasim yung isa, yung main dish natin, syempre may panghimagas kang matamis. Ayun. Para maano mo yung flavor, may mga contrast dyan. Texture. Halimbawa, malutong yung isa, dapat naman, o kaya naman dry yung isa, dapat may sabaw. No? Hindi puro dry, hindi naman puro masabaw. Yung shape naman, kasi ito po yung, di ba, appetizing ang mangyayari nito pag na-kompleto mo itong mga mga considerations na ito, magiging maganda yung pagkain natin, magiging appetizing. Yung temperature, dapat pa isinaserve itong mainit o malamig. No?
Tapos yung type of preparation, halimbawa, dapat ba ito ay nilaga lang o kaya ipiniprito ba to? So, yun po yung mga considerations natin. And then, tingnan natin yung workload ng mga tauhan. Kung sa bahay naman, dami bang dapat na gumawa nito, no? Kailangan ba na maraming gamit? Yun, kailangan pa ba ng blender, ng mga, halimbawa, oven, kung ano-ano mga gamit dyan. So, kailangan i-consider natin na yung hindi tayo mahihirapan at hindi masyadong kailangan ang mga tauhan, no? So, yun po yung considerations natin. Tapos, tingnan natin kung inuulit-ulit ba yung mga items na sinaserve natin. Halimbawa, sa isang linggo, nakadalawang beses ka nagsinigang. Sinigang na baboy, o isa naman sinigang na hipon. So, tingnan natin po ano, para hindi nagdo-doble-doble, para ma-enjoy ng buong pamilya kung tayo naman ay nagtitinda, ma-enjoy naman ng mga customer natin. Na dapat ay may variation po tayo kada linggo or kada buwan. So, yung mga meals ba na ihananda natin, nilagyan natin ng counting ayos, decoration. Kasi di ba, yun din yung nagpapadagdag ng para ma-inganyo yung customer mo. Kaya naman sa pamilya mo, ma-inganyo yung miyembro ng pamilya mong kumain doon sa niluto mo, no? Minsan naman, meron tayong mga sinaserve na wala man lang kalasa-lasa, no? Wala man lang counting asin, paminta, ayan, patis. So, kailangan natin dagdagan yan kasi yun ang nagbibigay ng lasa, ng flavor para mainganyo ang taong kumain sa niluto mo. Okay? So, ang meal pattern, ito yung outline ng mga sinaserve natin na pagkain. Ano po? So, ito po yun. Halimbawa, breakfast. Ayan. So, sa breakfast, kailangan meron tayong prutas. Optional naman yun. Maaaring may prutas ka kung wala naman fruit juice. Ang sinasabi natin na fruit juice dito, yung ano po ha, natural. Hindi tayo bibili ng mga canned o kaya ng mga powder na yan, mataas po sa sugar. No? So, kailangan kung ano yung available dyan. Halimbawa, meron kang pepino, pwede mo siyang i-blender. Meron kang dalandan, pwede mo siyang gawing juice. Tapos, ito naman yung protein natin. Maaaring isda, karne, chicken. Yan. So, tingnan natin. Tapos, rice or bread. Kung ayaw mag-rice, ang, halimbawa sa breakfast, ayaw mag-rice, pwede ang pandesal. Pwede pa ang loaf bread. Pwede ang kamote. Pwede magpasta. Ayan. So, yung beverage naman, pwede po yung kape. Kaya naman gatas, chocolate. Yan. So, yun yung mga ano natin. Titingnan natin. Sa lunch or dinner, halos pareho kasi ito, no? So, meron tayong soup optional. Pero kung nag one dish meal ka, tulad na lang ng sinigang, hindi mo na kailangan mag-soup kasi meron ka ng sabaw doon. O kaya nagnilaga ka, meron ka ng sabaw doon. So, meron ka ng meat or a protein, meron ka ng gulay doon, ano? Kasi nilagyan na natin ng gulay. Tapos may kanin ka na. And then, optional naman itong dessert, no? Minsan mga hindi ka naman nagde-dessert. Pwede naman na saging lang o kaya naman mga prutas. No? Mas maganda kung prutas. Tapos, AM, PM snack. Ang kadalasan, ang Pinoy, mahilig tayo sa mga starchy food na merienda. No? Madalang tayo sa prutas na minimerienda sa ibang bansa kasi prutas ang pinakamerienda nila sa atin. Meron ka ng pansit, meron ka pang tinapay. Ayan. Carbo loading talaga tayo. Mas marami tayong carbo. So ngayon sa starchy food na to, so pwede tayong mag-serve ng halimbawa kamote, fried kamote, o kaya kamote cue, banana cue, pwede ang puto, kuchinta, biko, ayan. Kung ang mga drinks naman natin, pwede po yung mga fruit juices, ayan. Huwag na tayong maglalagay dyan ng mga soft drinks, no? Pwede naman pong tubig na lang, o kaya tsaa, o kaya kape. Depende sa gusto natin. So ito po ang sample para lang meron kayong idea, no? Ito yung sample breakfast menu natin. So, meron tayong ripe papaya, fried tuyo dyan, with lagyan natin ng kamatis. Tapos, yung omelette natin, pwedeng lagyan lang ng mga, halimbawa, meron tayo sa garden na mga, tawag dito, mga herbs natin dyan. Ano ba yung example ng mga herbs natin? Halimbawa, yung basil, o kaya mga parsley, yan. Mga, kung meron tayong ganyan, meron naman dried na ganyan. Kung wala naman, pwede naman kamatis lang, no? Kamatis, sibuyas. Yan. Tapos, rice. Kung walang rice, pwede naman. Kasi, syempre, hindi naman terno ang tuyo ang pandesal. Syempre, rice yan, ano? So, depende po. Tingnan natin yung mga kapartner. Halimbawa, pag pandesal, anong kapartner? Di magpapalaman na lang tayo ng itlog. Pwedeng ganon. O kaya may cheese tayo dyan, kung ano yung palaman. Dapat may protein source tayo.
Tapos may beverage, coffee with milk. Yan, sa merienda yung nabanggit ko kanina, pwede tayong mag-boiled corn, puto. Depende po sa gusto ng ating mga customer o kaya naman ng ating miyembro ng pamilya. Ano yung preferred natin? At ano yung available dyan sa bahay o dyan sa ating mga kantin? Ano po? Ito po yung sinasabi ko kanina na one dish meal na sinigang. Ngayon, maasim siyempre ang sinigang, so pwede tayo mag-serve dito ng prutas na medyo matamis. No po, hindi naman maasim yan, masabaw, ano lang, watery din na po. So pwede dyan ang mga matamis. Halimbawa, gusto mo ng leche flan, okay lang yan. So sa merienda naman, pwede naman ang banana cue, kuchinta, kung ano po ang available. Napansin niyo ba yung mga merienda na pinapakita namin? Ito po ang tinatawag natin na complex carbohydrates. Mas madalang po tayo magsaserve ng mga refined, halimbawa yung mga cake, mga donuts, ayan, mga ano pa ba, yung mga baked na mga product, kasi yan po ang tinatawag natin na refined carbohydrates. Kapag madalas pong kumakain yan, mas sumataas po agad ang blood sugar. Ito pong mga ito, yung banana cue, kuchinta, huwag lang po yung masyado maasukal sa banana cue or kamote cue, no? Medyo tanggalin natin yung kaunting asukal. So, yan po ay mga complex, hindi po agad-agad mag-shoot up ang blood sugar natin. Kasi mga, ano po yan, hindi siya masyadong na-proseso, no? Hindi katulad ng mga halimbawa, cakes natin, di ba? Yung flour, na-refine na yung flour nyan. Ito namang mga biko, kuchinta, di ba? Parang giniling lang yung bigas. Yan, kamote, pinrito mo lang. So, ganun po. Sa dinner naman, pwede po yung terno-terno kung meron tayong ganun. Kung meron tayong, halimbawa, leftover, di ba? Ini-encourage natin yung pagsiserve ng leftover. Wala pong masama sa pagdodoble ng pagkain. Halimbawa, may tira ka pang sinigang, pwede po yun. Yung may tira kang sinigang, ngayon, magprito ka nalang ng kaunting bangus para, di ba, kaunti nalang ang laman siguro noon, ano? Kasi ganun po ang ginagawa ko sa bahay. Bawa, kaunti nalang, may sabaw pa, may gulay, prito nalang ng bangus. Ayan, para terno. Hindi mo na kailangan magluto ng panibagong luto. So, i-make use of the leftover para wala pong nasasayang na pagkain. Pagka sa tindahan, syempre, hindi na kailangan yung leftover, no? Kasi pantinda natin yun, ano? So, kailangan mag-isip ka na naman ng bagong menu dahil pagka sinabing, syempre, pagka customer ka, naku, tira yung kaninang tanghali, yun na naman. So, dapat, wala po niya. Sa bahay po natin, ini-encourage yun para mas makatipid tayo. Okay? So, ready na ba tayo? Gumawa ng sarili nating meal plan? Kaya po ha, random, magtatanong ako, baka magbigay tayo ng mga premyo. Ayan, malay niyo, may pa-premyo pala kami. So, sino po dito ang ready ng gumawa ng meal plan? Ayan. O kaya, sino po dito ang sanay ng gumawa ng meal plan? So, yan. Meron tayong workshop, no? Tingnan natin yung evaluate nga natin kung tama ba ang nilagay natin dito. Pili nga tayo ng tamang sagot dito sa ibibigay namin na workshop. Magra-random po kami ha. Si Miss Celine na lang po ang pipili kung sino po yung ating participant na pwedeng sumagot. Okay? So, ayan. Halimbawa, ang menu natin may toasted dried danggit ka, may kamatis ka, may fried rice ka, may hot choco ka. Dito sa letter A, B, C, ano ang dapat nakaterno? Ano ang pwedeng magandang terno dyan? Okay po, paunahan po. Banana lakatan, letter A. Banana. Sino po yun? Sino po yun? Vanessa po, Vanessa. Okay, Espejo. Si Ma'am Vanessa. Ano ma'am ang sinagot mo? Letter A. Okay, banana. Yes, okay. Nang kulang. So, okay. Check. Si Ma'am Vanessa, nire-record na lang po ni Celine. Ano po? So, si Ma'am Vanessa. Vanessa Espejo po, ma'am. Thank you po. Okay. So, thank you. Ayan, pa-mute ulit. Tapos, ito naman. O, ayan, tama yung sagot, banana lakatan. Next. Next naman, ayan. Meron tayong chicken cordon bleu, meron tayong boiled rice, meron tayong papaya. Ano ang pwedeng eterno dyan? A, B, C. Letter C po. C po. Sabihin yung pangalan. Kelsey Ligligan. C. Letter C. Sino po yun? Sabihin yung pangalan. Lani Uy po. Ayan, Lani Uy. Letter C daw. Steve, Sayote, and Carrots. Tingnan natin kung tama ha, Miss Lani. Ayan, tama po.
Si Miss Lani ang next winner. Okay? Ready ba kayo sa next one? Okay. Ayan, hindi naman. Nag-e-echo. So may pinakbet, may boiled rice, may water. Pork garlic steak. Hello po, letter B po. Pork garlic steak po. Kim sa turno po. Ayan, si Kim. Pork garlic steak. Tingnan natin ha. Ayan, tama si Kim. Pork garlic steak niya ang sagot. Kim sa turno po. Okay, thank you. Ayan. So, ang dali lang ng lecture natin, ano, maikli lang kasi, di ba, meal plan. Okay. Meron po tayo mga... Meron po ba tayong mga katanungan? Teka ha, magpipili tayo sa mga parts. Ma'am, ako na mag-ano. Sige, eko, sige. Hello po. Ayan. So, meron tayong mga ilang questions dito, Ma'am Jo. May tumawag po dito. Tinatanong po nila. Ilang beses daw po pwedeng initin ang leftover food? Yes, Ma'am. Nakamute ka. So yung pag-init po ng mga leftover natin, hanggang dalawang beses lang po. Hindi naman dapat pang-apat, pang-lima, pang-anim, di ba? Pang-at. So dapat mga dalawang beses lang po kailangan ma-consume na natin. Kasi actually, yung mga cooked foods natin, within 48 hours lang yan dapat ma-consume. So pag nilagay natin sa ref, the following day, kainin na natin ulit. Ano po, hindi po dapat ilang beses na iinit. Po. Meron pa pong tanong. Thank you, Ma'am Josie. May question po dito, how much daw po ang menu eval software ng FNRI? Wala pong bayad 'yon, libre po. Later on po, sa ngayon po, pwede niyo po pa muna siyang i-avail sa aming website, no? Later on po, yun, saka na po magpapabayad. Pero meantime, kailangan pong i-activate na po kung meron kayong oras para po makakamunan. Ayan. So, i-share ko lang, Ma'am Jo, ha? Yung sa menu eval software natin, doon po sa mga hindi nakakaalam, ang FNRI po kasi ay meron po kaming software na pwede pong mag-compute ng inyong calories ng niluto nyo, ilang vitamin E ba yung nandun, ilang vitamin C. So, pwede nyo pong ma-access yun via our aming website po na iFNRI. So, i-share screen ko lang po yung iFNRI para makita nyo po. Yan po. Yan. Para pag wala po kayong magawa sa bahay, pwede po kayong mag-compute. Yan. Okay? So, ito po yung aming iFNRI website. So, saan po tayo pwedeng mag-compute ng ilang calories yung ulam na niluto natin? Punta po tayo sa iAssess. And then, dito po tayo sa Menu Eval Plus. Okay. Dito sa Menu Eval Plus, gumagamit po tayo ng food composition table ng FNRI para po ma-compute kung ilang calories, yan, vitamin A, vitamin C. So, pwede nyo pong itry ito. Pag may free time kayo, madali lang naman po siyang gamitin. Para din po siya yung sa mga nutritionist po, para din yan yung ginagawa po natin nung college. Kaya lang po, ano po siya, computerized version na po siya. Okay? Next po. Josie, may nagtatanong din po dito kung pwede daw po makahingi ng copy ng presentation. Okay po. Yung isa po, available na daw po ba ang food composition table na new version?
Okay po. So may mga questions pa po tayo. Paki-type in lang po sa ating chat box kung kayo po ay may mga tanong pa po sa tukos sa ating part 2 today, which is meal planning. Wala na pong questions. Yan. So kung wala na pong questions, tayo po. Sorry. Okay. Malinaw naman po, naintindihan po natin. May napulot naman tayo sa ating presentation po. So, okay naman. Ano? Wala naman kayo Okay po. So, para po makareceive po tayo ng Certificate of Participation, we will email you po the link for the post test and feedback form to be emailed after this session po. Okay? You can answer po until tomorrow, July 3, 2020, 3 PM po. And then, please input your name po as exactly as you want it to appear in your certificate. So, kung paano po natin in-input yung name natin, ganun siya lalabas sa certificate. Kung hindi po all caps nating tinype, hindi din po all caps lalabas sa ating certificate. So, kung ano po yung gusto nyo lumabas, yung po talaga ang isulat natin. And then, please give us 5 working days to send your certificate. And then, after each session po, nagkakaroon po tayo ng webinar code. So, hahingin po namin yun sa link. Ang webinar code po for today is eNutriBand. So, pag hindi nyo po naisulat ang webinar code na eNutriBand po, okay, hindi po kayo makaklaim ng certificates. Ulitin ko po, eNutriBand, alam naman po natin na ang FNRI ngayon is nag-develop po kami ng Enhanced NutriBand. So, abangan nyo po yan. Meron din po kaming online launching ng Enhanced NutriBand para po sa mga naabutan po ang NutriBand noong araw. So, ang pagtatype po ng webinar, all caps po, eNutriBand. Okay? So, ilagay po natin yan sa webinar code. Okay? So, meron pa po tayong mga question. Yes po, sa email po isa-send ang certificate via email. Ano po yung link? Ang link po ay isa-send po sa inyong mga emails. Okay? So, ano po, meron po kayong automatic slot po for the next session, which will be on July 14, food buying. So, food buying po, si Ma'am Josie po ulit ang ating speaker. So, ang ating nanalo ay si Miss Vanessa. Ma'am Vanessa, ano pong surname niyo po ulit? Espejon. Yan. E-S-P-E-J-O-N, okay. Ma'am. Si Miss Landy Uy at si Miss Kim Saturno? Kim, yes, Saturno po. Okay. Sige po. Take note po namin yan yung mga ini. So, thank you po. I hope you learned something new today. And please also always like our Facebook page, DOSTFNRI, for updates po on food and nutrition. And stay safe po. Salamat po. Thank you po, ma'am. Po. Thank you po.